Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, hihilingin natin ang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na nagpapakilala sa atin ngayong umagang ito as Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang mga kahilingan natin, ang mga nagpapadasal sa atin, ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa ay ating ipinagdarasal. Kasama ng lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo, at lahat ng mga petisyon natin na may kinalaman sa ating paghahangad na magtagumpay laban sa kasamaan. Ang pagtawag sa atin ay kabanalan. At dyan tayo lahat humihingi ng awa sa Panginoon sa pamamagitan ng Mahal na Ina at ni Santo Padre Pio upang tayo ay magtagumpay sa panawagang yan. Espesyal nating ipinagdarasal ang lahat ng mga overseas Filipino workers na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik at nagdidebosyon kay Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagkapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga ulibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin, kasama ang mga babae at si Mariyang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, at sa lahat ng saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa mga pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, na alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan.
at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ang iba, tahimik na nakikipaglaban sa kanilang malubhang karamdaman. Ang iba naman, nakikipaglaban sa kanilang mga araw-araw na suliranin sa buhay. Hindi alam kung saan kukuhanin ang pantustos sa pag-aaral ng mga anak. Hindi alam kung saan kukuhanin kinabukasan ang pagkain para matustusan ang basic needs ng inyong mga anak. Ang iba naman nag-i-struggle sa kanilang mental anxiety or mental problem. Inaatake ng depression, nagkakaroon ng anxiety disorder, nawawala ng pag-asa, nagkakaroon ng depressive occasion or depression at gusto nang gumive up, nakakaisip na ng pagpapakamatay. Ang iba naman, hanggang ngayon ay lumalaban pa rin sa pangarap na hindi nila natupad nung sila'y bata pa. At marami pang iba. At sa bawat laban nating yan, o sa bawat laban ninyong yan, magkahalong kawalan ng pag-asa at pangamba at takot ang inyong pinagdadaanan. Kung minsan, dumarating kayo sa point na gusto nyo nang gumibap, parang hanggang dito na lamang. Kung minsan naman, lumalakas din ang inyong loob at umaasang mapapagtagumpayan ang malaking hamon na ito sa inyong buhay. Ganyan ang buhay natin bilang Kristiyano. Ups and downs. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kawalan ng pag-asa ng mga apostoles matapos mamatay ang ating Panginoong Jesus. They were so down. They were so hopeless. Takot na takot sila sapagkat alam nila na sila na ang susunod na dadakpin at papatayin. Dahil ang kanilang leader, ang ating Panginoong Jesus, ay patay na. Kaya sila ay nagtipon-tipon dahil sa takot nila at kawalan ng pag-asa na ang kanilang sinusundan o dahil ang kanilang sinusundan ay namatay na. Akala nila tapos na doon ang lahat. Kaya sila ay nagtatago. Kaya sila ay takot na takot sapagkat ang laban nila sa kanilang pagkatansya ay tapos na. At sila na ang susunod na mamamatay after our Lord Jesus Christ's crucifixion on the cross. Pero iba ang plano ng Diyos sapagkat matapos itong ganitong karanasan, sinugo ng Diyos ang banal na Espiritu upang sila'y palakasin, upang sila'y bigyan ng pag-asa,
upang sila'y magtagumpay sa misyong ipinagagawa ng ating Panginoong Hesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. And lo and behold, hanggang ngayon, patuloy nating pinakikinabangan ang katotohanan ng yan, ang misyong ipinunla ng ating Panginoong Hesus, pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus, pinagpatuloy ng mga apostoles na hanggang ngayon ay ating pinakikinabangan. At yan ang ating pananampalataya. Yan ang buhay Kristiyano natin. Magkahalong lungkot at saya, or lights and shadows, losses and victories. Sabi nga, you win some, you lose some. Tagumpay at talo. At sa likod ng lahat ng ito, ay ang hamon sa atin upang katulad ng mahal na birhen, ay tanggapin ang alok ng Panginoong Hesus o ang Panginoong Diyos na tayo ay maging daluyan ng biyaya. Kahit tayo ay may sari-sariling laban sa buhay, kahit tayo ay may pinagdadaanan sa buhay, ito'y okasyon para mas lalong palakasin ang ating pananampalataya at loob at hindi mawalaan ang pag-asa sa Diyos na nangakong muli tayong bubuhayin sa huling araw. Sa Diyos na nag-aanyasa sa atin na sundan ang kanyang krus upang tayo ay muli ding mabuhay. Sa pagtanggap ng mahal na ina, sa napakalaking hamon bilang magiging ina ng ating Panginoong Hesus, hindi siya nawala ng pag-asa. Nagulumihanan, nagtanong, pero patuloy na nananampalataya at naniwala na ang Diyos na siyang tumawag sa kanya ay patuloy siyang aakayin at pagtatagumpayin sa anumang laban niya sa buhay. At ganyan din ang paanyaya sa ating lahat, mga kapatid. Sa bawat laban natin sa buhay, huwag tayong susuko. Huwag tayong mananatili sa kawalan ng pag-asa. Dahil habang may pananampalataya, habang tayo'y naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, palaging may pag-asa na tayo ay magtatagumpay sa ating mga laban. Palaging may pag-asa na tayo ay mapapagtagumpayan ang anumang mabigat na hamon na ating pinagdadaanan sa buhay. Basta may Diyos, may pag-asa. Basta may pananampalataya, may pag-asang magtagumpay sa mabibigat na hamon na ating pinagdadaanan sa buhay. Kasama natin ang mahal na ina na siyang kauna-unahang nagkaroon ng malaking hamon bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At ang lahat ng ito ay napagtagumpayan niya dahil sa kanyang complete surrender and acceptance sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. At ngayon, mga kapatid, diyan tayo inaanyayahan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong manatili sa ating takot, pangamba, dahil sa ating tingin na wala ng pag-asa or hopeless case ang ating pinagdadaanan. Habang may Diyos at pananampalataya, laging may pag-asa. Nandyan ang mahal na ina na nagpapakilala sa atin bilang mahal na birhen ng Santo Rosario upang lagi tayong akayin patungo sa Panginoong Hesus
na siyang magdadala sa atin sa tagumpay sa ating mga laban sa buhay, big or small. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ginugunita ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Umabuhay sa pag-ibig ay paglalaya. Paglalakbay sandig at lakas at tibay laging awit ang sagisag na mabuhay sa pag-ibig. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan.
Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025, ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa ating mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng ating mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularin na ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Amen.